Yun, good morning mga kamot-mot. Welcome back sa aking pinakamalupit na channel. So yun, nandito tayo ngayon sa Alabang Las Piñas Road. Pupunta tayo ng KTM Las Piñas para samahan ng aking boss. Bibili siya ng Duke 200 yung version 2. So yun, sir, bakit Duke 200 ang napili mo? Ang dami-daming motor na ka-line up nun. Nasa price na ganun, 159K. Bakit Duke, sir? Dahil siya na yung pinakamalaking makina sa segment nila na kompleto yung safety features. Ayun, oo. Kasi may ABS na, sir, no? Oo. Sa forma, sir, sa ano ba? Ano bang hinahanap mo? Ano bang, ano, naked lover ka ba? Or sports bike? Ano ba? Mahilig ako sa naked. Ayun. Yun, ibang naked yung sinasabi namin na ano to, motor to. Hindi to yung naked na ano, ah, pang Pornhub. Naked bike. Naked bike, yun. Ayos din ang sports bike, pero pang-arawan kasi. Tsaka, ano talaga, parang sa tingin ko sa 159, ito na yung best buy, sir, eh. So, yun, tingnan natin kulay ano to, kulay puti. Kasi dalawang kulay lang naman ang ano, yung pagpipilian, eh. So, white, sir, ang napili mo, no? Puti, puti. So, yun, samahan natin siya. So, yun. Stay tuned, guys, ah. Doon na lang sa may kasa. Yun, kita-kits tayo doon. Ayan, good morning guys ulit. Nandito na tayo sa KTM Las Piñas. Wait na lang natin magbukas para makita natin yung Duke 200. Okay? Ayan guys, nandito na tayo sa KTM Las Piñas. Ayan o. Ito yung bago ngayong ano, RC 200 yung decals. Ganda, no? Yan. Yan yung unit na ilalabas natin. Duke 200 wide. May handa na yung, ano, yung papers. Ayan, hinahanda na yung ating Duke 200 ni sir. Sir, lagyan ng turbo, ha. Saktong takbo lang, sir, ha. Ayun namin masyadong mabilis, eh. Oh, yung wag mong lagyan ng nitro, sir, ha. Ano ka nasisira, ulo? Ano lang. Pang ano lang, daily commuter. Yan, dinanda na guys yung ating Duke. Yan, mamaya review natin to. Takbo natin ng KBM. KBM mo tayo mamaya, Pat? Yan. Yan, KBM ay mamaya. Chucky in the house, Juan in the house, Patrick in the house, Mon in the house. Magigir ba tayo? Magigir. Saan ito yung mga motoriders? Tayo nagigir. Tingnan natin yung review natin yung gas consumption, yung handling, yung power, torque, tsaka yung speed. Pero yung speed, baka sunod na kasi. Pwede na ba yung sari top speed? Hindi ba, sir? Hindi pa, no? May ano kasi yan, sir, may limiter pa po. After 1,000, doon pa lang po natin tatanggalin. Okay. Ilang RPM limit niya? 6,000. Ilan, sir, ang limit ng RPM niya? Sa ngayon, sir, umabot pa lang ng 7 to 8 RPM. 1,000. 1,000 limiter na yan, no? Opo. Okay. And then, pag na first change na po kayo, doon, tatanggalin na natin. Ilan ang lalagay doon? 11.5 ba? Or? First 1,000. Sagad na natin sa 12.5. 12.5. Mm-hmm. Ang taas, bro. Simple. Sa akin, 11.5. 11.5 yung mga. Iba yung KTM, eh. Kaya nga KTM, eh. Alam ko yung isa na KTM? 11.5. Basta, search nyo na lang KTM. Hindi ko, ano eh, nakakabulol kasi. Alam ba yung isa-isa ng KTM? KTM, sir, is pangalan ng may-ari tsaka yung lugar mo sa nagsimula. Yung M doon, di ba yung lugar? Mm-hmm. Pero yung KT, anong pangano niya? Chrome Rig. Yung T? Track and Pulse. Yun. Chrome Rig, Track and Pulse. At Mackinghoven. Yun. Yun, galing ni Madam May. Ayun, shout out kay Sir Marlon sa pag-assist.
And we are driving the Duke 200 version 2. Salamin. Napakalaki. Ito yung cons ko sa 390. Same lang sila nitong 200 na bago. Napakahirap isingit. Ang haba kasi ng salamin niya, oh. Kaya yung 390 ko, nagpalit ako ng bar and mirror, eh. Mas maganda, eh. Kasi ito, lapad, oh, masyado. So, hassle siya sa traffic. Pagliko-liko, yung bumabangga to. Pero yun, the rest, okay na, maganda mo. May power, malakas yung torque. Yun, ramdam mo talaga yung ano, eh. Bawat hat, at bawat dagdag mo, eh, may ano, may laman. So, best value ko na rito sa 159. Naka-ABS ka na. I-full review natin to sa ano, KBM. So, watch out lang, guys.